spot na naman siya. So ayun, ito na yung problema. Kung gagamitin mo siya pang off-road. Hey, what's up? Recording, check. Alright, welcome back YouTube. Halos 8 months yata, 8 months o 9 months I think bago kami nakapag-upload. Sorry mga guys na busy lang talaga tayo sa mga buhay-buhay natin. Kung mapansin nyo, nag-ride tayo gamit itong Yamaha PG1. Sorry guys, maingay yung nasa likod ko. Take two. So ngayon, kasama natin si Jo. Ay, duro siya. Yeah, say hi. Oh, meron na pala ditong campsite ah. So anyway, ayan, meron ditong backroad. So ito yung first episode ng ating new season. Ito rin yung unang first time. Ito rin yung first time na mag-ano tayo, magkakaroon ng motor review PG1. Kasi nga pwede raw pa-off-road. So ito, try natin siya gamitin ngayon. Magsalita talaga. Mahirap pala kasi magsalita pagka umiiwas-iwas ka sa mga bato-bato. Eto na, papasok na kami dito sa Putikan. Ay, sumabit. Alright. Off-road test. So far so good. So meron kaming pinasukan dito na ano na back roads. So mataas, mataas. Oh. All right. So ito lang yung kagandahan, no, pagka naka trail bike ka. Tingnan natin dito. All right. Andan. Ay, ito. Ano ba ito? Tingnan ko lang, ha. Ganda oh. Putangan natin. Sa kaya maganda dito. Parang mas gusto ko dito. Oh. Ano yung open field dito? Bakod. Yep. So ito, tingin ko pwede na ito. Perfect spot na ito. This is the perfect spot. Yep. Okay. Yeah. Maganda yung helmet. So gamit kong helmet ngayon ay itong Aero. Ano ba ito?
aero twist yata to. Oh, parang ganoon. Yeah. From Secma to Spring. Baba muna natin. Yan. Ano nangyari sa... Uy! Okay pa! Walang nangyari. Okay pa yung box. Yung baon kong kanin. Okay. Sobrang capable ng suspension niya. So meron lang ako mga dinagdag. Kung mapansin nyo, hindi na siya stock. So may mga essentials lang ako nilagay. Headlight cover. Ipapost ko rin kung saan ko mga nabili. Pero mura lang yan. Parang 150 pesos lang to eh. Ito naman ay sa Sec Motor Supply, 1,000, and then itong parang, ewan ko to, front grill, ewan ko, patungan. Yan. So parang kailangan mo talaga siya para may protection yun. Tapos yung maingay na tunog ng tunog, ito yung Chigi Tire Pressure Monitoring System. So yan, para lang lagi, alam mo yun, wala kang pangamba. Kung lobat na ba yung, ay kung... malambot na yung gulong mo. Ayan. Tapos top box, syempre plastic lang to, color match pa yan, para malaking bagay. Ayan. Tripod, ulam, tali, IDs, Sec Motor Supply din. The rest ay yeah, all stock na. What you want ain't what you need. Sometimes letting go. So, pupunta pa kami doon sa bundok na yon. Tapos na gusto kami maghanap ng kain. Okay. Yeah. Diretso ba tayo kay ate, no? Tayo kakain. Okay. Yes. Dito. Sundan natin. Dito ako. So hindi niya kaya makipagsabayan syempre sa mga hardcore na off-road trail. Pero so far, hindi ko kaya. Yeah. Madalas lalim. No, what is it? Alright. Choose the land carefully. Wala na, iwan na ako, diba? It just... sabi. So okay pa to. Hindi pa to lusak. Tiga, tayo natin. Wait lang, ikot tayo ito. Medyo kailangan na mamili dito ng magandang linya. Dahil pagka medyo mali tayo. Yep. Oh no, may kawayan. Ito na yata. Okay. Ano nangyari?
ganda. Ayos, very good. Idiretso pa sana kami ni Joe dito. Pero sa Sunday na yan, magkitrail ulit kami sa Sunday. Ay si Joe. So, kanan na kami dito sa Rawang. Kakain muna kami, may tindahan dyan sa kapaliguan. Tapos, uwi na. Na-trinay lang namin to na, ay, ayun, sabit ulit yung paa. Krampo. Gaya nga nito, itong bike na to talaga, binili ko to kasi nagagandahan ako sa kanya, natutuwa ako sa itsura niya. Tapos yun nga yung capability niya na pwede mo gamitin sa mga ganitong terrain. Dati kasi naka-scooter ako yung Fatso, naisipan ko yun, sabi ko parang gusto ko i-convert to ng off-road scooter. Pero sayang, lagi sumasabit yung ilalim, so medyo mahirap. Doon merong gumagawa talaga nun. Ah, wala na si Joe! Oh no, dulas. Dulas. Yeah, nalalak ko yung brakes. Oh, ayun ang problema natin. So ayun, ito na yung problema. Kung gagamitin mo siya pang off-road, tapos may scenario na ganito, kailangan mo mag-downhill. Napakalaking bagay na may clutch. Well, commonly, ginagawa naman nag-trail. Yung clutch yung ginagawa ng brakes. Off, engine off. Tapos yun ang pinambi-brakes. So sa case ito, wala kang magawa. Puro front brake yung gagamit. Delikado. Kasi malalak at malalak mo yun, mapapagod yung kamay. So, yun ang reklamo ko dito sa bike na to. Sana meron siyang clutch. Pero alam ko meron conversion o may nabibili na parang clutch. Siguro banda-banda dyan din. Or baka mag-ready sila na may clutch. So ngayon yun lang. Yun ang number one na concern ko dito. Clutch. Ay, parang wala yata ang tao. Sarado? Ato na, diretso tayo sa taas. Uphill. Yep. Yeah, iba to. Stock tires. Okay lang. It may dulas. Pero okay lang. Ah, tarik. Yeah.
Ayun. Sabit na naman yung brakes ko. Baluktot na naman siya. Baluktot na naman yung freno ko. Sabit na naman. Oo. Pati yung foot peg yata pumasok. Pumasok ka na. Yan. Solid. So, kain tayo sa labas. Kaso madumi tayo eh. At tingnan natin kung saan tayo pwede. Hindi tayo na second gear. Ganitong klaseng kalye, pansin nyo. Wala talaga mararamdaman. Sobrang ganda na suspension na. Yun lang, natatapakan. Baluktot na yung preno ko, pero natatapakan ko na siya. Yikes. Kalakihan din yung mga bato na yun. Trinay muna namin ang medyo off-road Wow! Diba naman aganda! Yeah, so ito na yung first time namin na mag-review ng motorcycle. Actually hindi review kasi gusto ko na lang sabihin kung ano yung mga nagustuhan ko dun sa bike. And then yung mga tingin ko kailangan i-rectify. Well, medyo bias ako no? Kasi wala na nila ba siya, gusto ko na magkaroon. So medyo bias itong naging review. So, number one, pros na nagustuhan ko dito. Grabe yung suspension. Yung mga paniwala, mas maganda pa dun sa mga dirt bike na nagamit ko. Though malambot siya, sobrang, mabibuild ka agad yung confidence yung pagdating sa mga technical. No? So, okay na okay. Very good yung suspension. Wala akong kareklamo dun to. Number two, yung fuel consumption. Sobrang tipid yung motor na ito, nakakatuwa. Yung ginagamit ko siya pang pasok araw-araw. So nagka-travel ako ng 20 kilometers papunta, pabalik 20 kilometers. Yung 270 pesos, kumabot siya ng halos 1 week. Minsan 4 days and 5 days. So nakakatuwa. Nakakatuwa lang, no? Parang na-enjoy mo na yung ride. Ang tipid pa. So yung number 3 na reason. Yung itsura niya sobra, grabe, ganda-ganda ng motor. Patutuwa talaga ako. Yung gusto ko yung itsura niya. Yung sobrang simple. Sobrang simple niya, sobrang basic niya, yun na yung heart ng motorcycle. Dahil sobrang basic niya, handlebar, frame, engine, once na may mabrake dyan, masira yung fairings, magas-gas, madaling palitan. Gusto mo na isaw? Gusto mo na isaw? Tara. Ano pong meron, te? Isaw po. Ah, hotdog meron? Meron po. Yun. May kanin? 15 po. Ah, may kanin, so. May kanin natin. Oo nga pala, may kanin nga pala tayo.
Ito may upuan. Gutom na ako eh. Ano gusto mo? Isaw? Bale 20 pesos ito.